Hello guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Ako po ay bagbabalik sa iyong mga paningin. So, samahan niyo po ako, guys. Tayo po ay gagawa ng mumurahin at pinakamasarap na exotic recipe kung paano magluto ng unripe banana ang mga igurot. So, huwag po kasi nating kalimutan yung mga tinuro ng mga ating mga ninuno sa atin kung paano lutuhin ang unripe banana. So, ito po ay simple pero siguradong masarap, suwak sa bolsa pero busog ang tiyan. So, ito po guys, samahan niyo na po ako guys. Tara na po! So, ito po guys ang simpleng ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng unripe banana exotic recipe ng mga igurot. So, ito po hindi hinog na banana or saba or baat sa aming mga taga Mountain Province. We call this baat. So, ayun po. Tapos coconut milk. Tapos, ito po. Tagapulot or asukal. Asukal. Lang po yung mga simpleng ingredients. Lulutuin natin ngayon ay nilubyan. Nilubyan po ang tawag namin. So, samahan nyo na ako. Gahan nyo na ako. Oops! Mag-focus ka. Sorry guys, cellphone lang kasi ang gamit ko. So, ito. Ito yung gagawin natin. Kunin natin yan. Tapos ilagay natin yung ito. Sa isa lang. Tapos yan. Yan na guys. Sorry guys, mag-isa lang kasi ako. Single kaya mag-isa lang ako nag-video. Charot. So, ayan. Madami yan. Yan. Yan na natin. Lahat-lahat na lang. Oops! Oops! Yan. Yan, guys. So, i-cover na natin. Wait. Wag na yan. Cover na natin. Oops! Oh, ganyan, guys. So, hintayin lang natin na maluto. Hintayin lang natin mag-boil lang ito. Ito, yung gagamitin natin is 2x2, charot. Ito kasi yung gagamitin natin pang dikdik. So, kailangan din natin ng konting tubig. Ayan, naluto na guys. So, kukunin natin. So, ayan guys, naisalang ko na. Hintayin lang natin lumamig ng konti. Tapos, babalatan natin. Or, kung kaya niyo namang balatan habang mainit pa, hindi go. Pero sa akin, hindi ko kaya. So, hihintayin kong medyo lumamig before ko babalatan. So, tapos ko na pong balatan. So, ang gagawin natin ay babayuhin natin or didikdikin natin. Gamit po natin ay 2x2. Ito po. Kasi ito ay something hard na pwedeng gamitin pang dikdik po. So, ayan po. Kunin lang po natin ito. Tapos, ayan, ilagay natin dito. Tapos, dikdikin lang po isa-isa. Kasi po, pag po hindi po matigas ang gagamitin natin, mahihirapan po tayo. So, ayan po. Dikdikin lang po natin isa-isa. Like ganyan po. Baka nadikdik ko na po lahat. Hindi po, sorry, hindi lang po talaga pino. May pupuntahan po kasi ako, kaya hindi as in pino. Pero mas masarap pag binayon nyo ito, mas pino, mas masarap. Yan yung, ano yung tawag nyo? Kata coconut milk. Ayan, yan ang nangyari. Ayan po guys. So, ayan po yung gata. Lagyan nyo lang dito. Pakuloyin natin ng konti. Medyo nadamihan ko po yung tubig, pero okay lang yan. Ayan. Hintayin lang natin na medyo kumulo ng konti. Ayan. Kasi yung tubig, sobra po pala yung nilagay ko. Madaming madami.
Sobra po. So, ayan po yung gata po. Tapos, ilagay natin yung sugar, yung asukal po. Or yung, anong tawag din? Tagapulot. Kahit damihan natin yan lang. Dami. Limang kutsala ata. Kutsara. Spoon. 5 spoon. Ayan, guys. Oh, malapit na tayong tumikim ng nilubyan. I call this nilubyan. Hindi kasi ako makahintay na kumunti yung tubig. So, nilagay ko na. Ayan. Kuntian lang natin, guys. Ayan. Hintayin lang natin kumulo ng kumulo ng kumulo ng husto. Guys, so ayan po. Sobrahan po, guys. Pero okay lang yan. Yan. Yan, guys. Kumukulo, kumukulo, kumukulo. Ganyan na, guys. Kumukulo. Ma. Yummy. Yan, guys. Kumukulo. Tapos, oh, ayan, guys. Ilagay na natin yung dinikdik na yung saba. Ayan, nalagay ko na lahat. Gaganon lang natin. Ayan. Ayan, guys. Tapos, ikiwal-kiwal natin. Ganun. Mix lang po natin. Pag inilagay ko na kasi doon, mix lang natin para maihalo yung taste ng gata. Tapos, yung asukal. Mix ko na po kasi, hindi lang po kasi pino yung pagbayo ko. So, parang hindi na mix yung kita niya. Hintayin lang po natin lumamig. Tapos, babalikan natin mga 15 minutes. So, ito na po, guys. Malamig na po yung saba. So, ang gagawin po natin is i-round po natin. Gagawin natin yung ano. So, ganun dito po, guys. Ang gagawin natin. Kuha lang po tayo ng konti tapos i-mold natin. Kuskusan ka naman rin. I-mold. Ang kanan ko naman rin. Ayan po, guys. I-mold natin. Kasi sabi nila, pag mas malaki daw, mas masarap po, guys. So, ayan, guys, na fold na mold ko na lahat. At ginawa ko na tong bola-bola. So, ito na po, guys, ang kabuuan. Ito na po, malaki pong bilog ang nakuha ko. Ito lang po ang kung paano ito kainin. Ganun po. Wow. Ang sarap po, guys. Ganun po. Ganun po, guys. Ito lang po yung final product po.